What's up, friends? My name is Leon, and you are watching Leon Guerrero TV. Andito pa rin tayo sa Iloilo City proper. At ako ngayon ay pupunta sa Ortiz Wharf dahil papunta ako ng Guimaras. It's my second day here in Iloilo City. So, ayan. Nilakad ko lang from Ongbon Pension House going to, nilalakad ko ngayon papuntang Ortiz Wharf. So, malapit lang naman. 15 minutes, sabi ni Google Maps. So, ano lang, lakarin na lang. Umaga pa naman. Ayan. Sana tama itong nilalakaran ko. At ganyan siya. Anong oras na ba? It's 5:20 in the morning. Ang first trip ng bangka patawid ng Guimaras is 5:30. Kaya parang every 15 to 30 minutes yata. Maalis-alis yun. Sige. Ako na naman lang mag-isa dito sa kalsada. All by myself. Ang Ortiz Wharf ay walang biyahe patawid ng Guimaras today. Kakaloka. So, ewan ko bakit ganun, no? May mga... Walang biyahe daw. Sarado sila ngayon. So, pupunta ako sa isang wharf. So, yung Parola Wharf. Dun daw bukas. Ay, it's morning and okay. Maglalakad ulit ako. Sabi ni Google Maps, 22 minutes ang lakarat papunta dun. Pero okay lang. Aga pa naman. Dito na ako sa Parola Wharf. Ayun no, dagat na yung kabila. Pero ito yung lugar ng Parola Wharf. Pero tingin muna ako ng coffee doon sa 7-Eleven. Bilihan pala ng ticket papunta yung bangka papuntang Jordan Wharf or Guimaras. It is dito lang sa may City Mall sa bitong mall. So, bibili tayo. Isa lang. Thank you. So, yung on. At may ganyan pero sarado pa. Magre-register muna doon. Mga paalala. At maganda ang CR nila. Saan ba ako? Ito, Fib. Ito, Mail. Wow. Ganda na CR. Be a responsible tourist. O, oh, diba? Tayo ay magre-register dito. Patay na tayo ng bangka.
So we just arrived here at Guimaras, Jordan Point. Ayan, may mga nag-alok na tour. Kasama ko. So we need to be here at the tourism office. This is my sasakyan. Mallet. I'm here at Guimaras, provincial capital. Guimaras. Oh, this is the mango farm. Oh no. I'm here now at Mango Farm beside the Trappist Monastery. Ayun yung Trappist. And we picture muna ako. Ang dami yun. Our mango. I'm here sa Trappist Monastery. Monastery siya. Ayan. Ay, parang may nagdadasal sa loob. Souvenirs. Sir, mga minggo piyayain, sir. Good morning. Good morning po. Ay, salamat. I'm here na paakyat sa Goosey Lighthouse. And number one ako sa pila. Ay, wala palang pila. Number one ako sa lista. Naglista dun kanina sa tourism nila sa baba. And the environmental fee. Ganyan na maganda pag maaga kang gumigising. Pwede kang mag-explore ng matagal. At wala kang kasabay. Walang mga tao. So yan sa likod. Beach yan. Hindi lang kita. Ayan yung lighthouse, medyo sira talaga. Siguro dahil sa pag binabagyo, diba? May scary feeling dito. Medyo nakakatakot ng very may something nakakaiba para diba? Oh. Pa. Alright. Good morning po. May nagpipictor. That's the lighthouse. Yung old nag-iba na lang. Oh no. Wow. That's the beach. Ba? Huh?
masaya. Pero masaya. Pero nakakatakot. Kasi akala ko may tao dun. Wala naman pala. Parang may nakita ako. May Diyos ko dahil. May umalis, sunay pa ako. Sapot lang pala. So, I'm done with the Gizzy Lighthouse. So, gusto ka nang mag-beach. Mag-beach bump na ako. Ayun yung lighthouse sa likod ko eh. Tapos, yung beach is... Ayun, sa baba. Bababa ka lang. Ayun. Diba? So, dapat talaga itapa sa basurahan. Pababa oh. Diba? Actually, ang ano nila dito is ang tricycle tour is 1,200 pesos. Marami kang pupuntahan pero pagod yun and compressed lang. So, kung nandito ka na gusto mo yung ganun, pwede naman. Oh no! Mga manok pala. Pwede naman. Kasi ako, more, alam niya naman ako, di ba? I'm a beach person. Beach kasi ako. Ano ako eh. Mas gusto ko, mas nagtatagal sa isang beach. So, I'm here now. Pag, so, ang sa akin lang is one way lang. So, mamaya, kung saan ako abutin, anong gagawin ko, is bahala na. So, ganun ako. Pero, one way, lahat na madadaanan na tourist spot, papunta dito sa Gizzy Beach, dinaan ako na. Pero pinili ko mayroon yung smallest plaza. Malapit lang yun eh. Doon na lang sa may bungad. Tapos sa Trappist Monastery and the Mango Farm. And ano pa ba yung dinaan? Yung Guimaras Governor's area. Yung may pangalan na Guimaras. Then dito na sa Gizzy Lighthouse and Gizzy Beach. Tapos mamaya, hindi ko alam hanggang anong oras ako mag-stay dito. Depende sa mood. And tapos ayun. Pag tapos dito, pumunta ako ng ano, ng Gizzy ay ng ano, Raymond's Beach or yung Alubihod Beach. Pa, yo, hindi masyado siya nakaano. Nakahiga. So, ako kasi is ano, 'di ba? I'm a slow traveler, ba tawag doon? I traveled in the slow pace. So, most of the time, gusto ko pagpunta ko ng isang lugar, nagtatagal ako. Kasi gusto ko nalamin yung isang lugar. So, ganun ako. Kaya, most of the time, gusto ko nag-DIY ako, hindi gumagamit. Hindi ako nagtutour packages. Unlike nung sa Batanes, kailangan kasi doon package talaga. Hindi ka pwede makapag-DIY doon. Ayan, oh. Oh, ang ganda ng ano dito, ang daan. Diba? Oh. Ah, maganda din mag-pictorial. Kaso, yun nga lang, kapag solo traveler ka, minsan, mahirap mag-picture. Diba? Di na lang, itong G7X, is nare-remote shoot siya dito sa cellphone. So, kaya ganon. Ingat! Ingat-ingat tayo. Oh no. Dahil sayang ang camera. Alam naman, masaya-masaya ako pag nasa beach ako. Kaya pinili ko na hindi na mag talagang full package tour. One way lang kasi gusto ko dito. Gusto yung pinamang tahimik, banayan. And sinakul lighter. Maya-maya, pahinga muna ako at siguro i-blip din ako dito kasi ang flight to is 10 PM pa naman. And it's only 8:53 AM. So, ayan. Saya, di ba? Very peaceful. Naamoy mo yung amoy ng dagat, tapos yung mga hampas ng alam. Yeah. Tingnan nyo yung sand, oh. Sarap. Siyempre, hindi pa bumabalik yung kulay ko. Ayan, no. Kasi
last month nag-ano kami, nag-Ilocos, tapos nag-Korea kami, tinainit sa Korea naman. Magkaka-sunburn na naman yung sunburn ko. Yung sunburn, masa-sunburn ulit. Ayan, see you later. Maybe pupunta ako sa Raymond or Albihud Beach or baka dumiretso na ako ng ano Jordan Wharf. Hindi, magla-lunch muna ako kasi medyo nagugutom na ako. Eh kung sa Albihud Beach medyo crowded naman daw, baka diretso na ako ng Jordan Wharf and sa Iloilo ulit ako dahil kuy uuwi na later tonight. So, medyo nag-enjoy ako dito sa beach dito kasi as in walang mga katao-tao. Hindi, may tao pero hindi ganun crowded. Parang oh no, high tide na ngayon. Kaya eh mga 4 hours din ako nagstay dito, 'di ba? So, ayan siya. Alam, hindi ko alam kung paano pauwi. Pero kanina may nakikita ako sa highway. Ano siya? Mga jeep diretso ng Jordan Wharf. So sa tingin ko, mag-jeep ako. Pag wala akong makita yung jeep, magta-tricycle na lang ako. Namimingwit sila ng isda. Mga locals yan dito eh. So, yan siya. I'm back here at Jordan Port. Pop ng Kimaras, oh. Actually, galing ako doon. Kami ko mapupuntahan. Sampay pala ako ng galing GC Beach. Sampay ako ng tricycle papunta sa sakayan ng jeep papunta dito sa Jordan Wharf. Ang binayad ko sa tricycle is 30. And from ibababa ko yung sakayan ng jeep papunta dito sa Jordan Wharf. Sa jeep is 40 pesos. Pero sabi nung babae, 30 to 35 lang. Eh, hindi na ako sinuklayan. Pero okay lang. Siyempre, gulo-gulo yung buhok ko. So, ayan. Nandito na naman tayo sa terminal. So, iba pala yung rate pag gabi. 15 pesos. Isa lang. Salamat. In Iloilo City and I'm here at City Mall Parola. So yun, may mga jeep dun sa likod, may mga taxi. Tapos ayan. So I think
That's it for the Guimaras tour. And I'm here na sa Iloilo. Papunta ako ng SM dahil from SM, sasakay ako papunta ng Iloilo Airport. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. No hate, much love. Peace out.